Sa atin naman buong pagbabalik sa kasaysayan, kilalanin natin si Pura Villanueva Calaw, ang feministang beauty queen. Ihatid po sa atin yan ni Xiao Chua sa Showtime. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! 128 years ago, August 27, 1886, isinilang si Pura Villanueva Calaw sa Molo, lungsod ng Iloilo. Ha? Who's that Pokemon? Ibon ba siya? Hindi po, isa siyang tao. Manunulat negosyante at patron ng sining na umaagapay sa mga kapuspalad. Si Pura Villanueva ay nag-aral sa Kolehiyo de Santa Ana sa Iloilo at sa murang edad, nakitaan na ng hilig sa pagsusulat. Sa edad lamang na 18, naging editor ng Pitak para sa kababaihan o women's section ng dyaryong El Tiempo, isang lokal na pahayagan sa Iloilo. Noong 1906, ay itinatag niya ang Asosasyon Feminista Ilongga na nagtataguyod ng karapatan ng kababaihan. Nanggaling sila sa mga panahon ng mga Espanyol kung saan hindi maaaring magsalita o manindigan sa kanilang mga sarili ang mga babae. Kaya naman astigin ang mga dating ng mga manunulat na ito. Matapos ang 2 taon, kinoronahan ang Lola bilang reyna ng pinakaunang Manila Carnival noong 1908. Aba, beauty queen pa! Dahil sa kanyang pagiging manunulat, nakasalumuha niya ang prominenteng makabayan na historiador na si Teodoro M. Calaw na editor ng El Renacimiento. Dahil nagkatagpo ang interes at puso, pagsusulat at pagmamahal sa bayan, nagkain laban ng dalawa at kinasal noong 1910. Si kuya, dahil hindi maiwanan ng hilig sa pag-aaral at lumalaki ang kanilang mga anak, nagsimula siya ng negosyo na lumago at naging Villanueva Calaw Investments. Nang siya ay maging matagumpay na sa negosyo, binalikan niya ang hilig sa pagbabasa at pagsusulat. Sa pagpanaw ng asawa, pinalaki niya ang mga koleksyon ng mga mahalagang dokumentong Pilipino ng asawa. Patuloy siyang nagsulat sa Espanyol at sa iba pang wika at naging autor ng mga aklat tulad ng Paglulutong Pilipino, ang itinuturing na unang libro ng pagluluto sa bansa, Osmeña, From Newspaperman to President, Women in Politics, at History of the Philippine Flag. Sa kanyang pagtataguyod ay itinatag ang Philippine Women Writers Association na umaagapay sa mga babaeng manunulat. Isa rin siyang pilantropo na ginawa ang makakaya upang mangalap ng pondo para sa mga kapuspalan. Siya rin ang unang pangulo ng League of Women Voters at naging aktibo sa kampanya para makaboto ang kababaihan. Matamis ang tagumpay. Unang nakaboto ang mga babaeng Pilipino noong 1937. Naging aktibo siya sa samahan hanggang 1951, nung siya ay 65 years old na. Nagtamo siya ng maraming parangal sa kanyang mga nagawa, ngunit marahil ang pinakamatindi dito ay nang mapili siya ni Unang Ginang Trinidad Rojas na maging isa sa mga tagapagtahi ng pinakahuling bandilang Amerikano na wawagayway sa Araw ng Kasarinlan, July 4, 1946. Kinabilangan ito ng mga dating Unang Ginang Quezon at Osmeña at iba pang kinatawan ng mga kababaihan sa Pilipinas, kabilang ng unang doktoradong babaeng historiador na si Dr. Encarnacion Alzona. Ang bandila ay binigay sa bansang Amerika bilang pasasalamat ng Republika. Sumakabilang buhay siya noong March 21, 1954. Ang mahinhin, tahimik at walang paninindigang Maria Clara ay hindi ang tunay na larawan ng babaeng Pilipina, kundi ang mga Pura Calaw na beauty queen na may paninindigan pa. Kredo ng samahan niyang Asosasyon Feminista Ilonggal, lagi niyang daladala. Kung ano ang nagagawa ng mga kalalakihan, magagawa din ng kababaihan. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.